What's up mga ka-rabbit? Welcome back to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon about rabbit farming at kung paano ang tamang pag-aalaga nito. So bago ko simulan ito, mega shoutout nga pala kay Sir Brian na nag-request about sa rabbit farming at kung paano mag-alaga nito. Salamat po sa tiwala ninyo. Pero kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking panggagawing video. Tara guys, umpisa na natin. So guys, ano ba ang tamang paraan sa pag-aalaga ng rabbit at ano ba ang mahalagang malaman sa pag-aalaga nito? Sa pag-aalaga ng rabbit, unang-una dapat meron kang sapat na puhunan sa ating papasukin negosyo. Hindi lingid sa kalaman natin na lumalawak na ang rabbit industry dito sa Pilipinas. Kaya marami na rin nagbabalak na mag-aalaga nito, hindi lang para gawing pet sa bahay, kung hindi gawing alternatibong pamalit sa mga karni ng baboy at manok. Unang-una, sa lahat, dapat meron kang sapat na lugar sa iyong bahay na paglalagyan nito at iwasan ang magugulong lugar para hindi ma-stress ang rabbit at panatiling malinis lagi ang kanilang cage upang malayo sila sa mga sakit at mga bakterya na pwede nilang mahawaan. At mahalaga rin po, alam po natin kung anong klaseng rabbit ang pwede nating alagaan for meat production or pet production. Marami po kasing klase ng rabbit dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kung bibili po kayo for meat production, piliin lang po na may tamang timbang na 3 to 4 kilo tulad ng Palomino, Chinchilla, Flemish Giant at New Zealand rabbit bago kayo bumili nito. Pwede rin po tayo magsimula sa local New Zealand. Mas madali po silang alagaan at maparami. Karamihan na sa mga baguhan, doon po sila nagsisimula. Ang rabbit po ay herbivorous, 75% ang feeding rotation nila ay damo or vegetable. At iwasan po natin magpakain po ng fresh grass or vegetable tulad ng kangkong para maiwasan ang bloated. Mas mahalaga rin po na bago natin ipakain sa kanila, na ibilad po muna po natin yung damo, kung damo man yan o vegetable, ibilad po muna po natin para maiwasan ang pag-uploaded sa kanilang tiyan. Pwede rin po natin silang pakainin ng pellet, Integra 3K, GMP3, o crack corn, or pigs sa umaga. Then after that, damo na lang or vegetable na lang ang ipakain natin sa kanila. At iwasan po natin ang palagiang pagpapakain. Baka mamaya, mayat-maya po kayong pakain. Baka ma-impacto naman ang ating alagang rabbit. At iwas din po sa floated na tiyan. At mas mahalaga rin po sa kanila na may lagi po silang tubig na malinis. Ang isang katangian ng rabbit ay territorial po sila. Sa oras na nagmamatured na sila, ay nagsisimula na silang mag-away-away. Kaya mas mahalaga, pag nasa 3 months na po sila, ay iwalay na po natin sila. Mas mainam po, may kanya-kanya na po silang cage. At kung bibili naman kayo ng pambreeder, mas mahalaga 7 months pataas para sure na maganda at bubuhayin niya ang kanilang mga anak or supling. So sa pag-aalaga ng pet production, sa next video na lang po natin pag-usapan yan. Napakadami pa po natin tatalakayin about sa pag-aalaga ng rabbit. So kung may katanungan po kayo, sa comment box na lang po kayo magtanong, sasagutin ko naman po yan lahat kung ano man yung katanungan nyo. So guys, maraming po salamat. See you next video. Sa part 2 po, mas mahaba ang gagawin ko. Salamat.